So, shoutouts nga pala sa lahat ng mga nanonood dyan. It's your boy, Chad. Welcome back dito sa aking YouTube channel, Boss GT, mga iba. So, alam nyo na yan. Do not forget to like or comment and subscribe on my YouTube channel para dumami tayo, mga insan. Para marami pa tayong mapag-usapan, marami pa akong maibahagi sa inyo. Kung kapupulutan ninyo ng aral, edi maganda. Kung alam nyo, mas maganda. Or meron akong mamiss ng mga bagay, pwede nyo rin i-comment. So, let me know. So, in this video, mga insan, pag-usapan natin yung isa sa mga problema pagdating sa industriya ng construction. Dito tayo sa usaping effective ways para mag-manage yung mga construction employees. So, kung ikaw, bago ka pa lang sa construction, maaaring meron kang mapulot dito, lalo na kung nandun ka sa side ng mga mahawak ng project, managerial position ka or project in charge. Basta yung tipong humahawak ka ng team. Kumbaga meron ka ng sariling grupo na hinahawakan. Baka meron ka mapulot dito, tambay ka muna saglit. Tamaan mo muna ako, okay? Pagdating sa construction, maraming variables. Kailangan mong bigyan ng pansin, bigyan ng attention, o kailangan mong resolbahin. Okay? Pagdating sa construction, hindi lang yung project management ang problema. Ang paghahanap ng mga efficient ways, isa lang yan. Pero, isa sa mga problema natin is kung paano tayo magmamanage ng mga construction workers para ma-motivate natin sila at mapagtrabaho sila ng mas maigi at ng mas maayos. Bibigay ako ng effective ways para makatulong sa inyo, no, na kung paano mag-manage ng team, paano humawak ng project, or paano maging effective leader sa construction. So, generalize na lang natin. Okay? Number one, mga insan. Magbigay ka ng clear expectation. O, sa side mo, kung ikaw ay humahawak ng grupo, ipakita mo na ito yung gusto kong mangyari sa grupo natin na to. Ito yung gusto kong mangyari sa particular na bagay na to. O ito yung gusto kong makamit ng team natin para maging maayos yung trabaho natin. Alam nyo kasi, mga insan, kapag ka hindi ka nag-set ng clear expectation, maaaring pagsimulan niya ng misunderstanding. Oh no! Napakaraming ganyan sa construction workers o sa construction. Kasi minsan hindi sila nag-uusap-usap kung ano yung dapat gawin. Kumbaga, wala silang cooperation, hindi nakikipag-coordinate sa tamang tao. Napakahalagang bagay niyan. Kasi insan, sa construction, halo-halo na yung tao dyan eh. Nandyan na yung mga tenured na sa construction, yung talagang parang tinubuan na ng ugat sa construction, so sabihin. Nandyan din yung mga senior mo na, veterans na rin. Tapos nandyan yung mga bago. Minsan, dyan nagkakaroon ng misunderstanding kasi meron tayong kanya-kanyang ideya pagdating sa construction. Hindi nawawala sa construction yung pataasan ng ihi. Dahil lahat ng tao na pumapasok sa construction, merong pride. No, talagang gustong palindigan na sila yung tama. Next, mga insan, para maging effective ka na leader sa construction, gumamit ka ng collaborative system. Ano ba yung collaborative system? Ano eh, maraming ibig sabihin ng collaborative system, pero pasimplihin na lang natin. Ito yung pag monitor sa ginagawa ng mga kasama mo. Ito rin yung pag-exchange ng informations within the group o within the team para maging smooth yung takbo ng trabaho. Sa construction, marami kang ginagawa, ang segue na ginagawa. Kasi minsan, importante ito, mas importante ito. Hindi, ito muna ko na. Kasi merong mga ganun tao na mas pagka mas mataas sa'yo, merong ganun. Na hindi, ito muna unahin mo kasi importante ito. Hindi, nasabi ito, mas importante ito eh. Ito muna unahin mo. Tapos darating din yung punto na sinusundin mo. Ako o siya. Oh no! Na syempre, may ipit ka ngayon. Sandwich ka ngayon sa sitwasyon. Kapag ka hindi coordinated, kumbaga hindi kayo kolabo, napakahirap ng trabaho. Kailangan alam mo rin yung workflow. Kapag ka hindi mo alam, pwede magtanong. Huwag kang mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong.
Lalong-lalo na kung hindi mo alam. Oh no. Dahil mas mahirap magdunong-dunungan ang taong walang alam. Mapapahama kayo dyan. Swerte mo na lang kapag ang mga katrabaho mo eh hindi madamot. Yung nagtuturo. Dahil magkakaroon ka ng katrabaho pagdating sa construction, magkakaroon ka ng katrabaho na walang balak mag-share ng kanyang knowledge. Wild sila! Big star sa akin! Wild sila! What's up, ano ka? Wild si. Sila, totoo yan, totoo. 100% sure ako dyan. Diba? Kasama na rin ng collaborative system siguro yung kapag ka nag-update kayo regularly na mga progress ninyo sa trabaho, importante din dyan yung natatrack mo rin yung progress ng trabaho ng mga kasama mo. Kasi minsan sa construction, may mga trade na nagkakabungguan sa itaas. Ano ba ibig ko sabihin? Kapag ka civil ka, syempre, priority ka. Tayo, maging totoo na tayo dyan. Ikaw yung kailangan sundan ng electrical at mechanical. Kasi minsan, hindi pa tapos yung building, may entrada na yung electrical at mechanical, nagkakasabay-sabay, nagkakabungguan na sa loob ng site. So kapag ka, for example, ground zero, umpisa pa lang, syempre, ang unang nag-mobilize, civil. Tapos kapag ka nagkakaroon na ng forma yung building, papasok na yung si mechanical, tapos si electrical. Tapos pag nasa gitna na kayo ng, ano, ng trabaho, kapag nasa na, critical schedule na kayo, oh no. Kutsa, bungguan na yan sa loob. Scaffolding dito, scaffolding dyan, ladder dito, ladder dyan. Diba? Scissor lift dito, scissor lift dyan. Labo-labo na. Kung hindi ka mag-keep up dun sa daily task o dun sa daily progress ng mga kasama mo sa trabaho, malamang sa malamang, mapag-iiwanan ka. At ikaw yung didikdikin sa meeting. Real talk. Huwag na huwag mong hihintayin na ikaw yung pag-iingitan sa meeting. Okay? Importante kasi yan. Kailangan updated ka lagi. At kailangan ahead ka sa schedule mag-isip. Ganito yan eh. Kung ahead ka mag-isip, nagkaroon ka man ng aberya, ang bagsak mo dyan, sabay ka lang. Ngayon, kung ang pag-iisip mo, kung ang mindset mo, sasabay ka lang, pag nagkaroon ka ng aberya, nandito ka. Delayed ka na. Stressful yan. Huwag na huwag mong hihintay na pupunta ka rito dahil hindi ka nag-iisip ng tama. Next, mga insan, mag-invest ka sa mga kasama mo sa trabaho. Ano ba yung sabihin nito? Hindi ito magbigay ng pera, hindi mag-i-invest ka sa isang business. Mag-invest ka ng effort para maturuan mo sila. So, ayun yun, ayun ang ibig ko sabihin. Lalo na kung meron kang kasama na wala pang ideya o hindi pa marunong o hindi alam kung anong gagawin. Tandaan nyo, mga insan, pag-train ng isang empleyado, eh hindi lang yan para sa mga bagong hired. Isa yan sa pinaka-susi para maging successful at quality ang project nyo kapag binibigyan mo ng knowledge yung mga kasama mo sa trabaho. Kapag may naisip ka na mas magandang paraan, isuggest mo. Not necessarily pag may naisip ka, eto gawin nyo. Hindi ganun. So, nandyan din yung pag-uusap ninyo. Ganun talaga! Ganun talaga sa construction. Yung sinasabi ko na mag-invest ka sa kasama mo. Kasi, para nangyayari dyan, nagpa-provide ka sa kasama mo para mag-grow siya. Kasi pagdating sa huli, kayo pa rin magtutulungan. Okay? Pagdating sa huli, kahit gano'ng kahirap ang trabaho, yung mga kasama mo, yun pa rin ang tutulong sa'yo. Next, mga insan, isa sa mga effective way, subukan mo, bawasan yung stress sa trabaho. Lalong-lalo na kung ikaw yung leader. Lalong-lalo na kung ikaw yung project in charge or humahawak ng grupo. Ang construction, napakadaling trabaho. Hindi po, no? Hindi po madali ang trabaho ng construction. Isa pa sa mga pinaka-mahirap na trabaho sa buong mundo. Grabe ang stress level dito. Bigyan ko kayo ng example. Meron kang kakilalang engineer, pwede mong tanungin. Kung meron kang kakilalang project in charge, supervisor, foreman, lead man, safety officer, secretary, kahit secretary, or nurse,
No, meron ganyan eh. O, mga coordinator, mga... Basta, mga nagkatrabaho sa construction. Tanungin mo kung nakaka-stress ba ang construction. I'm not saying na hindi nakaka-stress ang ibang trabaho. Pero dahil medyo bias ako, kasi nasa construction ako, isa lang masasabi ko dyan, sobrang stressful. Gabi na, patulog ka na, pero yung isip mo, nandun pa rin sa trabaho mo. Parang wala kang pahinga. Isa na mapanaginipan mo na yung trabaho mo. At dumarating sa punto, natutulog ka na, bigla may tatawag sa'yo. A nightmare ng mga humahawak ng project. Yun. Nightmare to. Kasi mismo sa akin nangyari na to. Nasa kalagitnaan ka na sa harap ng tulog mo, tumutulog na yung laway mo sa unan, mag-ring yung cellphone mo. Lalo-lalo na kapag ikaw ay project in charge, mahirap. Mahirap isilent ang cellphone. Tawag sa'yo, problema. Ilang beses ko naranasan yan. Problema. Madaling araw tatawag problema. Sir, tutulog din yung tao. Nangyari na sa akin yun eh. Meron akong sinagot na ano eh, na engineer eh. No, nasa GenCon eh, kasi nasa subcon ako eh. Madaling araw, umuwi kami alas 10 ng gabi. Nakarating ako ng bahay alas 11. Nakatulog ako mga alas 12. Ang gising ko, alas 4 ng umaga. Mga alas 2 na madaling araw, tumawag sa akin. Ito ang problema. Ha? Ito ang problema ko. Tumawag sa akin. Chad! Hello, hello? Hindi ko na nakita yung pangalan eh. Sinagot ko na lang eh. Hello, sino to? Hello, Chad? Sino to? Sinabi niya yung pangalan niya. Hindi ko nababanggit eh. No? Baka nanonood dun eh. Baka subscriber ko pa yan eh. Baka mag-unsub pa sa akin. Kasi yung schedule natin bukas, ano, ganito, ganito, kailangan matapos to. Anak ka lang. Tangina, tutulog ako. Sabi ko, sir, tutulog naman yung tao. Pwede naman natin ito pag-usapan mamaya pagdating sa site. Hindi, kailangan alam mo na ito eh. Sabi ko, aba sir, mawalang galang na ha. Alas 2 na madaling araw tumatawag ka. Pwede pag-usapan yan mamaya. Binabaan ko. Tawag ulit sa akin. Putang ina ito. Ayaw kumigil. Sinagot ko. Hello? Chad! Ah, talaga nagpantig na talaga ako. Sabi ko eh. Sir, kung ikaw wala kang balak matulog, magpatulog ka. Hindi maganda yung ginagawa mo. Kung may problema ka, mamaya mo sabihin. Binabaan ko. Bullshit! At pagdating namin din sa site, eto na, pasok namin. Toolbox meeting. Ito na. Yan ha. Isa nga pa ang concern ko nga pala. Meron akong kausap kasi na gusto ko sabihin sa kanya na ang trabaho ay importante. Kailangan ko sabihin sa kanya kung ano yung gagawin, activity. Parang galit pa. Ayaw sumunod. So, sabi ka, ah, puta ka nang ito. Ako pinala pa rin ganito eh. Ah! Meron hindi maganda nangyari. Anyway, long story short, stressful ang construction. Kung mahina ang mentalidad mo, hindi ka tatagal. No? So, kailangan, nagme-meditate ka rin eh. Kailangan pag-aaralan mo kung paano pakakalmahin sarili mo. Maging seryoso ka sa trabaho, pero hindi sa lahat ng bagay na nangyayari sa construction. So, ang haba na sinasabi ko, no? Ang haba na. Pero... Last but not the least, isa sa pinaka-effective way para maging effective ka na leader is kailangan mong i-acknowledge yung mga magandang ginagawa ng mga kasama mo, ng mga tao mo. I-acknowledge mo, i-praise mo sila, lagi mo sasabihin, good job, pag-igihan mo. Para sa'yo yan, pagdating ng araw, nagkaroon ka ng opportunity, i-grab mo yan.
Ako lang yung sinasabi, walang problema sa akin kung maghahanap ka ng trabaho ng iba. Dahil kung sa tingin mo, makapag-provide ka ng mas maganda sa pamilya mo, bakit hindi? Pero do not tolerate yung mga talagang sobrang mali yung ginagawa nila. Kailangan mo tanggapin na ang tao nagkakamali. Pero pag nagkamali sila, paalalahanan mo para hanggat maaari, hindi na maulit. Pero kung paulit-ulit ginagawa, huwag mo na rin i-tolerate kasi ikaw mahihirapan. Purihin mo yung mga tao mo, kausapin mo sila na maraming salamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi matatapos yung project. So, pag nagkaroon ako ng panibagong project, kayo kukunin ko kasi quality kayo magtrabaho, masipag, magaling. No? Ayun, para sa akin ha, ayun yung mga effective ways kung paano mo hahawakan yung mga construction employee, construction workers. So, kung ikaw no, kung ikaw ay insan, kung ikaw ay nanalo sa posisyon na yun, o meron kang posisyon sa construction, kung meron bang akong hindi man nasabi, pasensya ka na. Pero kung may comment down mo, please do so. No? So, pag-usapan natin. No? Ayun mo yung importante, nag-i-interact tayo, nag-uusap tayo kung ano yung malay mo. Pag na-comment mo, naisip ka, ayoko nga. So, pwede ko siyang i-apply sa akin, sa sarili ko. Ngayon, kung meron ka napulot na aral sa akin, i-apply mo din sa sarili mo para mas gumanda yung takbo ng trabaho. Okay? So, yun lang naman. Yun lang naman sa akin eh, para makatulong sa inyo. So, anyway, mga insan, masyado na mahaba yung vlog ko. Medyo masakit na rin lalahunan ko. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Mga walang balak manood. Sa mga nanood na, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, pag-usapan natin kung ano yung gusto niyong topic. No? Kung ano yung gusto niyong pag-usapan natin. Pagdating sa construction, pag-usapan natin yan. Diyan na tayo tinubuan ng ano eh. So, diyan kasi ako lumaki. Bata pa lang ako, nakita ko na sila. Nakakasalungo ako na sila. Isa sila sa mga pinakahinahangaan kong tao. Okay. But, mas hinahangaan ko ang mga construction workers kaysa sa mga artista. Real talk lang. So, ayun. That's it for this vlog, mga insan. Please do like, comment, and subscribe my YouTube channel. Follow nyo na rin ang aking Facebook page. Maraming salamat. Boss G signing out.